Siruk103 po. And welcome, welcome sa stream. Kumusta ang weekend nyo? Teka, masyado malakas yung music. Teka. Siruk103 po. Ay, teka, naka-off pala yung cam. Wait lang. Yan, nagsa-side quest lang ako ngayon. Going 42, 10% pa kaya na mag 42 ngayon, no? Nagka-side quest lang ako ngayon kasi kailangan ko ng mga XP potion. Ano ba ako ngayon? Ang ko na ba? Ubus ko na kanina. Naubos ko na pala pero may recharger pa ako. Hindi, Land of Prosperity. Kulay ng sangkona. Ayun, ito. Ayan, may tatlo ko. And update lang guys, blue weapon na ako. May mga 2 days ago na siguro to. Bumilis lalo yung farming. Daming cold ngayon ah. Excuse me. 5 na, 350k ito. Ayun, cold pa. 90k. Anong pinakamahal? Great sword? 20k yan. Ah, plus 9 kasi. Okay. Eh, konti na lang. Morion na lang, pre. 10 Morion na lang kulang ko. Magagawa ko na rin to. Ito, nakabili na ba ako today? Mura lang to eh. Oh.
39. Kaya ko naman bilhin ngayon eh. Pero wala akong Morion. Kailangan ko ng 10. Siguro mga 2 days pa yan. Para makasampu. Complete. Ayun, nice. Yun ang kailangan mag-refresh. Ganda ba trap dito? Uy. Blue dito ba? Orc skull. Magkano to? Eh. Pura. Eto. Yata yung mahal. 15. Takto lang. Wow, 8,000. Pente. Feeling ko na kaya kaya man i-farm eh. Yeah, welcome sa stream guys. Good afternoon. Na tayo request. Wala. Mahal naman na, 70. Sino nagda-drop nito? Ah, sa Masarta. Sa labas. Ah, sa Kildibat. Maganda eh. Ito guys, kung naka-prosperity kayo, pag magpapa-level kayo, gawa kayo nito. PvE bonus damage 15. Laki ng tulong na. Pag nagsasangko na ako, kapag meron ako ng ginagamit ko, syempre kinakraft ko muna. Mas mabilis mamatay yung mga monster. Parang ano lang eh, 3-4 hits lang. So 3 hits na. Anong level nito? 32. 3 hits ko na pala to. Pag may skill, no? Kulang pa ako. Kailangan ko pa ng dual damage pa. Pero mataas na pala. 714 na to. Kuha ba ng guild namin? Ah, hindi. Kasi nasa Bastion ako. Grabe, oh.
Saan nga nakikita? Ayan, dito. Grade 4 gold na. Lapit na tayo. Grade 1 gold lang naman habol diyan tayo dito. Ito guys, baka hindi nyo ginagawa to ah. I-farm nyo rin to. Yung contribution point ng each area, kailangan mag-grade 1 gold. Para meron kayong XP gain. And ayan o. PBE dual damage 10. Ang lakas nan. Weapon perfection. Ay, weapon perfection. Nakabila yun. Weapon proficiency pala. Weapon proficiency 17. Meron sa 9. Defense. Saka ako na to i-apply pag 12 na ako. Sa ang gold, iipon ako ng pang ano eh. Iipon ako ng pang skill. Ito, irarush ko na to. So, kapag ipon ng mga ano eh, mga nakaraang araw kasi napupunta sa mga ano, enhance, fine. Ito ang mahal kaya nito. Isang ano, isang click 11k eh. Ano kayo mabili ngayon? Dami na kumubra sa crow token na from $2 na $0.9. Normal naman yun. Normal yun. Mataas talaga yun sa una kasi syempre, onti yung may access. And then, pag mas marami na magpo 45, mas bababa pa yan. Hello, Kim. Ay, tapos na ako. Ayo ba? Kahit naman wala kang time, okay ito eh. Altab ka lang dito, boy. Click altab lang. Kasi syempre sa una, pag mahina yung ano mo, mahina yung pa yung character mo, mahirap. Kasi pag naubusan ka ng potion, mamamatay ka talaga. Pero pag ano na, okay na, matigas-tigas na yung character mo, may regeneration na. Ito, itong Vanguard, okay na okay eh. Ito, nag-farm ako. I mean, natulog ako kanina, ganyan. Tapos pag-gising ko, ganyan pa rin yung potion niya. Hindi nabawasan. Kaso minalas. Wala ako masyadong nakuha today. Ito finarm ko eh, men. Siguro ilang oras. Anong oras ako natulog kanina? 10? Around 10 a.m. Nagising ako 3. So 5 hours farming, 2 piraso. Puta yan.
Pero magkano isa nito? 24 naman ang isa. Ah, nag-Albion kayo? Kaya eh. Mag-Albion ako. Pag eh, mag-Albion pa ako, mawawala yung ROO pag ganun. Mas ano eh, mas demanding yung Albion eh. Pero kung casual lang naman, wala nang bumibili nito, men. Pero na-expire. Retrieve ko na. Tayo ba? Nalayo pala. Sayang gold eh, magkano? Magkano teleport dyan? Ay nako. No. 4K din yan. Buti hindi aggressive tong mga to. Level 49 tong mga to eh. Yun. Tapos, saan naman? Uy! Uy! Uy ba ako? May request.
Ito pa pala, hindi ko pa ito nakukompleto. Ano to? 24? Pwede rin pala mag-farm dito. Okay, naglalag ah. Alas 7. Ito, kano to? Yay, mura. Sino man nagda-drop nito? Ah, selection pala to. Weapon style sama. Guarantee. Oh, may blue na ako eh. Buti in-extend nila to. Alam niyo ba guys, dapat ano na lang to. 2 days na lang to dapat. In-extend nila ng isang linggo. Welcome guys, welcome, welcome mga bagong dating dyan. Kamusta ang inyong weekend? Naka-rare na ba kayo? Hindi pa talaga ako nakakuha ng papyrus ever dito sa Irleta na to. Oh, isang oras na lang men, hindi pa rin nagda-drop. Magkano to ngayon? Ang ino, oh, sa 480 isa pre oh. Sino pa nagda-drop nan? Meron din doon pero hindi nag men, babad na babad ako sa ano. Babad na babad ako sa Battlefront, walang nagda-drop talaga. Tingnan niyo ano ko, tingnan niyo yung ano ko, ranking ko sa Insignia. Ayun oh, 249 na ako. Bumaba pala. Ah kasi umalis ako ng kill debat kanina. Pero 212,000 na 'yan. Nagtatry ka ng Ragnarok V Returns. Ragnarok na naman! Ragnarok na naman! Walang katapusang Ragnarok!
Pero bago daw, iba daw gameplay nun eh. Nakita ko nga, nakita ko sa news ng mga ano, mga gaming, alam mo tawag doon, yung Enduins Gaming, alam niyo yun? Mga gaming Facebook page. Sa C104, di ka maka, ano yun? Maka AFK sa BF. Ako kanina talagang, siguro mga 5 oras, 6 oras akong AFK doon. Or simula kagabi. Pag wala kasing ano, pag yung patay na oras talaga, ay, sarap mag-farm doon. Kahit mag-AFK ka, hindi ka mamamatay eh. C104, kila ano dyan, di ba? Kila... Sino to? Dylan Pros? Dito, sarap men. Chill na chill. Pero may pumapatay pa rin. Minsan lang, minsan na minsan lang. Monopolize tong guild namin yung ano dito, yung boss dito. Lagi nilang pinapatay. Hindi nga ako nakakasama eh. Kasi pag nag-i-spawn yung boss, parang antok na ako. Ayoko nung kumilos. Gusto ko na matulog. Sa club na yun, boss, pwede mo makuha bound. Oo nga eh. Pertihan talaga. Ang dami ko ng ano, bound men. Bound ko nasa... Uy, nag-drop agad. Bound ko nasa, ano na, 31 pieces na. Benta ko kaya muna. Ano ba makukuha ko dito? PvE damage reduction. PvE defense. Okay na yung accuracy eh. Nakuha ko na. Ah, benta ko na muna to. Mahal siya eh. 23 isa oh. $25 yung huling nabenta. Ipon ako ng diamonds. Malaki ba progress pag nakaka-boss? Oo, oh, oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys. No. Paano ba nga yan? Dito? Eto. Si Forgotten Angle. Yan yung MVP dyan or yung boss dyan. Tingnan nyo yung mga drop. Yung white drop na. Tingnan nyo yung white drop ha. Alluvial gold pouch. Gold yan. 70k. Seal of Advancement. Time Recharger. Masarta. Special Dungeon. Dapat talaga sumasama ako dito, men. Ayan o. Yung minimum niya na drop, maganda na. What if ang makuha mo ba yung mga blue? Kapag ito nakuha mo, oh, jackpot pre. Mamayang madaling araw sasama ako. Pagkatapos ko maayos yung account. May nagpapaayos ng account na naman eh sa Origin. Doram. Doram yung pinapaayos niya. Ito siguro ipasok ko na lang to. Mura lang naman eh. Unahin ko na to. HP potion regen din yan. Kano ba to men? 4 diamonds isa. So ilan yan? 24 times 4. Ilan yun pre? 96. Around 96. Kaya pala. Pero hindi. Nag-iipon ako eh. Yun, sarap. Sunod-sunod yung PvE. Ano? PvE dual damage. Meron ba ako dito ng buff ng ano? Ah, meron.
Ay, dito na lang ako magpa-farm. May chance pa ng ano dito, ng great sword. Teka, na-bookmark ko na ba to? Oo, na-bookmark ko na pala to. Para saan yung dual damage? Dual damage is yung pag nakita nyo may double damage na lumabas dyan. Ang ginagawa nun, kita nyo yung, ano nyo, yung weapon damage nyo. Kung ano man yung lumabas dyan na random number, dinodoble nyo yun. Let's say, pag palo ko sa monster, ang lumabas na number, hindi kasi kita eh, no? Hindi kita yung damage. Pero pag ang lumabas dyan, let's say, ano, 30. 30 damage. Tapos nag-dual damage siya. Magiging 60 yun. No, yun yung reason kung bakit dual damage yung pinaka-importanting stat ngayon besides accuracy. Pag okay yung accuracy nyo, hindi na kayo nagmi-miss, ang isusunod nyo na is dual damage. So talagang pinagkagastosan ko yung ano, ng gold para makuha ko yung mga dual damage dyan na, ano, na refine. Ayan, no? Dalawang dual damage. Dito ba? Meron ba akong dual damage dito? Saka yung sa, ano, sa codex. Dual damage. Saan yung dual damage ko dito? Meron ako dito eh. Saan na yun? Ito. Ah, hindi. Dual damage resistance yan. Wala pa ako nito, men. Teka nga. Saan yun? Ah, saan yung dual damage? Ito. Mark. Ah, wala pa. Hindi ko pa na asikaso yung codex ko. Ilan need accuracy for 25.4? Teka lang, nandiyan na ba ako? 25.2 pa lang ako eh. Hindi ko pa na susubukan. Ubusin ko lang yung ano ko, side quest ko. Isa na lang. Tapos mag-main na tayo. Kala ko kasi para sa dual sword yun. Hindi. Ito yan. Nandito niyan sa definition, guys. Ayan, oh. Oh, i-click nyo lang yung dual damage. Lalabas yan. Increases the chance to inflict double the weapon damage on the opponent by focusing. Ngayon, nagpapatong-patong yan. Pwedeng maging max double damage. Ibig sabihin, ang max naman, ang ginagawa ng max, kung ano yung pinakamataas mong damage. So, 67. Oh, yun na yun. Or kung ano, yung combination ng lahat ng yan. Lahat yan, yung pinaka-max nila. Tapos, idodoble mo, di ba? Tapos, mag-crit pa. Pwede yung mangyari, nag-crit pa. Kaya ano eh, dual damage, max, and crit. Yan ang ano, yan ang pinaka-okay na i-farm ng mga stats. Kasi, nagpapatong-patong yan. Nagsimula ako maglaro ng kagabi ng NC Next. Tapos binili ko yung 49 pesos. Nakuha ko White Horse of Honor playing at si 206B. Gagi? Magkano mo na benta? Ang inang yan. Patayin ko na nga ilaw, guys. Patensya na. Ang sakit talaga ng mata ko. Ang sakit sa mata ng ring light. Server, si Rook103. Gaano mo nabenta yung sa'yo, men? Swerte mo naman. Tumalpa ka lang ng 49 pesos tapos nakuha mo yung... Gagi! Ay, nako, tubog lugaw. Sakit eh. Hindi, yung character mismo yung binenta niya. Yung account mismo. And 7 na. Last na ba to? Itayo. Layo ba? Kalimutan ko bumili ng ano, ng base return scroll. Bibili nga ako.
Alam mo bang may nabentang level 50 na 2 legendary lang pero 1.8 pesos. Check na yan. Sarap. Magkano ginastos niya doon? Okay yan kung ganyan, no? Okay lang. Easy money, di ba? Tumubo ka ng 3,200. Anong server yon? C206? Yan pre, dito yan sa server namin. Mahal nan. Pero sa server nila Dylan Pros, aputang ining magkano kaya yan, no? Kasos niya 10M. Level 50? May level 50 na ba? Grabe naman yun. Mag-ano na agad? Magta-third job na agad? I mean, second job pala. First job kasi Vanguard. Ay, tanda ito. Vanguard. General. Grand General. Magka-Grand General na agad siya. 51 na, puti. Apat na levels na lang, Grand General na siya. Purple Mount na White Horse of Honor. Ah, purple lang pala, pero goods na rin yon. At least nabenta mo. Nahanap na mga tao kasi mga orange, ganyan. Or gold pala, ano bang kulay yon? Mahal ba naka-purple mount? Meron ako nun eh. Meron ka? Alam mo na yan. Kaso na nahuli sa progress yung account mo. Igil mo, diba? Ano ko pinapunta nito? Gagi to. Doon na ako eh. Wait lang. Kano? Tangin ang mahal. Takad. $5,500 crow token yung isang account doon. Low spender lang ata. Magkano yon? Ilan, magkano ba crow ngayon? 0.9 no? 0.9 na ngayon. 5,500. Potek na yan. Tapos 0.9 nun. Oh, gagi. Seryoso yun? $4,950 yun, men. Alam niyo ba kung magkano yon? Teka nga. Wait lang, bibili lang ako ng ano. Nasaan yan? Teka, pakita ko sa inyo. Saan yan? Asan dito? Dito ba? Ay, hindi. Saan yan? NFT? Ah, ito. 5,000. Ito. Sniper level 50. T101 Rook. Gago, puro gold. Ano? Ay, puro blue. Anong low spender yan? Pwede kung marunong talaga siya.
yan? Seryoso ba yan? Oh, meron pa siyang purple, oh. Paano naging low spend yan, men? Hindi yan low spend. Or siguro sobrang galing niya na. R plus 8 and plus 6. Sobrang tapang naman. Hindi ito low, ewan ko ah. Hindi ito low spend, men. Mahirap yan. Men, kasi ang mahal naman na nan. Kasi kung $0.9 ang isa nan. Ngayon. $0.9 ang isang crow token. Nasa ano pa rin yan, men. Nasa 4, ilan yun kanina? 5,500 times 0.9. 4,950, guys. Tapos, ilan yan? 4,950 USD to PHP. Men, tangin lang yan, oh. 280K din yan, pre. Oy, salamat, salamat. May nag-send ng, sino nag-send ng ano? May nag-send ng si Burbs. Burbs, Burbs ba yan? Salamat sa Burbs pala. Salamat sa 400 seeds, Burbs. Salamat po. Ayan, grabe, men. 280k pesos pa rin yun. Ano kaya pakaramdam nung nasa FB group na nagbenta ng mga legendary nila? Short term. Ang tawag doon, short term. Short term goal. Tampo lang. Kalimutan ko lagi. Let's go. Men, tangina, kahit yung pag ito yung sa akin. Kaso pabilisan talaga mag-ano, men, magpa 45. Kasi pag dumami nag 45, maraming mag-auction ng ano nila, ng mga characters nila. Kaso dadami yung crow noon. Actually, bababa yan. Ngayon lang yung mataas eh kasi onti pa yung may ano, onti pa yung may access sa crow. Ah, 50 pa. Ah, okay. Okay. Bonak mi yung main character ko. Nakakatamad. Walang green na glider. Green na glider? Bakit green ang hinahanap mo? Di ba blue yung... Ah, ito. Hindi mo nakuha yung pre-registration. Sayang yan, oh. 15% na ano. XP din yun. Worth ba nagastosin yung 2K diamond sa Mount Salmon Pass? For me, hindi. Huli na yon, kasi RNG yon eh. So, sa 2,000 diamond, sobrang dami nyo nang pwedeng magawa. Mga sure na progress ang unahin nyo, guys. Ano yung mga yon? Codex, yung collection. Kung bibili kayo or gagawa kayo ng weapon or kahit anong gear na blue. Huwag kayong mag-ano yung pass kasi swertihan yon. Ang gumagawa lang noon ng mga yung pass is yung sobrang daming diamonds. Pero kung hirap na hirap kayo mag-farm ng diamonds, mas okay na unahin niyo muna yung sure progress. Kasi yung mount na yan, pag wala kang nakuha diyan, sayang yung ano mo, sayang yung diamonds mo. Kasi pag lumakas yung character mo, mas bibilis ka sa farming. Bibilis ka sa pagpapalevel. Eh ang ano dito sa larong to, pabilisan maglevel, pabilisan magfarm. Kasi pag naunahan ka maglevel ng iba, nag 50 na agad yung iba or nag 45 na agad yung iba. Kung play to earn ka dito sa larong to, yung talagang habol mo, bababa agad yung presyo ng ano eh.
maraming magkakaroon ng access sa Crow eh. So bababa. Kung mauuna ka doon, syempre, mas mataas yung ano mo, mas mataas yung benta mo. Ako bumili dalawang pass nung nakabenta Blue Sword. Awit pre. Ay, sayang. Ako ano na lang, kung sa akin 'yan, ginawa ko ng blue lahat ng ano ko, mga weapon ko and equipments ko, blue. Para mas mabilis mag-farm. Parang puhunan 'yon eh. Pag mas mabilis ka mag-farm, mas mabilis ka makaka-farm ng kung ano-ano mga blue items like Morion, Papyrus, even yung mga purple drops sa Kildebat, sa BF, and sa Masarta. Mas mabilis nyong makukuha yon, kasi mas mabilis kayong pumatay. Let's say you have blue items already, lahat, no? Kahit yung base ano lang, yung safe ano lang nila, safe enhance lang nila. Pwede ka na mag-farm sa Masarta 3 ng mabilis eh. Tapos yung mga babaanan sa iyo doon, walang masyadong bawas kasi mas makunat yung ano eh, mga blue items, mas mataas yung defense stats nila kumpara sa green. Yan. Talisman pass lang worth diyan. Talisman pass. Ito. Oo, kasi merong ano, anong tawag dito? Yung sure, may guaranteed kung hindi kayo makapag plus 4. May guaranteed na plus 4 pag nag-combine kayo ng 8 ata. 8 box. Ayan, yung sa akin, ayan o. Oh. Actually, meron akong biniling ano, budol. May budol na lumabas nung isang araw. Ano yan, mga talisman budol. Parang nasa, ano yata, 250 pesos yata. Hindi ko natanda. 250? Mga ganon. Tapos nag-plus 4 ako ng mga talisman ko. Ayan. Para mas mabilis mag-level. Mas mataas yung accuracy and mas mataas yung mga ayan yung basic damage. Ito, maganda to i-plus 7 eh. Kung matapang ka kasi may basic damage diyan. Shoutout pala kay Boss Wawa. Hindi si King Wawa, guys. Ayan, kagild ko 'yan. Kung di nyo lang alam, ang rate ay 0.000. Ano? Asan yung 1? Ano yan? Asan yung number? Asan yung chance dyan? Parang nireview na yan. Parang pinakita ko nagreview na si... Ano yata? Si Bugs ba? Bugs TV? Review? Nung mga... Nung RNG nung laro? Star 01.0 Hindi pwedeng 0.0, men. Dapat may number kasi kung 0.0, walang chance yon. Anong number sa dulo? Like 0.0000001 ba o 2 o 3? Hindi pwedeng 0.00 eh. 0.007. Ah, okay. Okay. 7. At least hindi 1. Tang ina, kung hindi kasi pwedeng 0.00. Eh di walang chance 'yon. Pero nandoon, no, nandun sa range na yun, ilang decimal yan? 1, 2, 3, 4. 4. 4 zeros. So, ilan yung 4 zeros? Sa isang zero, 10. Sa dalawa, 100. Sa tatlo, 1,000. Sa apat, 10,000. Utang inang yan. Dun mismo sa number 100,000 na yon. Fuck. Andito sa site yan, no? Content. And then probability details. Actually, meron sa game nan eh. Ito yung nakita. Settings ba yun? Nakita ko yun, nandito yan eh. Somewhere here. Hindi ko lang alam kung saan. Pero nandito na ako ngayon. Probability details. Mount. Ay, okay. Ito guys. Pakita ko sa inyo. So, ito yung probability details ng laro.
So sa mount, unahin natin yung mount. Zoom in ko ng konti. Konti. Okay. So normal is 70%. With pre, 70% pala yung normal sa mount. And then yung uncommon, which is green, 27%. So yung ano na agad, yung dalawa, yung normal and uncommon hanggang green, that's 97% of the time na agad. Ibig sabihin, sa isang daang pool nyo, or more than pa nga, 97.5 eh. Or ito, almost 71. 70, almost 71 na pala to. Ang nasa 98%, tinatamad ako mag-add nung dalawa. Mga ganyan, 98% roughly, no? So, 2 out of 100, dun lang kayo makakuha ng blue. Or ng epic. Actually, hindi na sa akin importante kung anong nandito. Ang importante sa akin, itong nandito lang, guys. Teka lang, ano to? Itong nandito. Kasi as long as legendary na yan, hindi na ako... Sino pa ba ako para mamili? Diba? So, 0.01% pala ang legendary. Ilan ang 0.01%, guys? Ilan yung 0.01 sa, ano, sa Ragnarok dati? Yan yung drop rate ng card men sa Ragnarok 1. Ragnarok Classic. Na wala pang mga ano. Sa mga private servers kasi ginawa nila 0.05% eh. Pero 0.01 talaga yung chance ng card. 0.01 is 1 out of ano, no? Ilan to? Ilan ang 0.01? Kalimutan ko yung 0.01. 10,000 ata to. 10,000. 1 in 10,000. Pero hindi gano, no? Hindi ganun yun, no? Big sabihin, every time na magpupull ka, meron ka lang 0.01% chance na magiging legendary yon. Hindi ibig sabihin na nagpull ka na ng 100, ganyan, eh, or 10,000, eh, may guaranteed ka ng legendary. Hindi gano'n, no? Every roll, 0.01% chance sa mount. Wait, pre. Epic. Epic is 0.15. 0.15 is, ano? 1,500 pulls. Pero hindi ganun nga, hindi yun ganun, no? Kung malis ka talaga. Rare is 1%. And uncommon or green is 27%. And normally 70%. Napakalaking, ang laki ng kinakain na chance nung dalawa. Itong ayaw natin, no? 97% chance sila. And then dito naman, ano to? What's this? Don Dazzling Mount Summon Bound. Ano to? This is Sunset. Sunset. Ito, Dawn. Sa Dawn, 79% ang normal. So, anong mas mataas? Mas mataas tong ano. Mas maganda tong Sunsets. Sunset, no? Kasi mas maliit yung chance nung normal and nung uncommon. Dito, 79 plus 20. 0.15. Actually, same lang sila kung epic at ay putang ina. Yan ang malupit. Gagi. Mas mataas talaga yung chance sa Sunset men ng dihamak. 0.01 pala sa Sunset. Tapos sa Dawn, putang ina. Gagi. Awit yan, pre. Awit yan. Ito, Splendid. 0.01. Pero puta, ito yung pinakapangit, ang baba masyado. Twilight, sa Twilight ano to, rare. Oh? 99%? Seryoso, saan to galing? Twilight Mount Summon, 99% rare. Tapos 1% epic. Saan to nang gagaling? Ito yung guaranteed. Ito R. Ay, gagi. Ito, saan to? Guaranteed na epic. Dito ko na lang mamimili. Okay, balik tayo sa ano. Teka lang, kamusta yung Nightcross ko? Diba? Ito yung tinuturo ko sa video ko kahapon. Isabay nyo na yung side sa daily. Pwede yan, no? Para hindi na masyadong hassle. Okay. Um,
balik tayo. And then sunod tayo sa weapon style. Hindi. May ganito ba ngayon? Chance up? Hindi yan. Yung base chance tayo. Ito. Weapon style. So, weapon style. 70% ang sunset. Yung epic lang naman titingnan natin. Or yung rare. Rare is 1.32. Epic is 0.15. So, halos same sila, no? Same lang din nung, ano, nung kanina. 79, 19... 0.15 at 0.01. Tapos ayan 0.0001. Tang ina. Okay, so same lang din yung probability. Pero ang dami lang nag-aagawan dito. Kaya pangit sa ano, weapon style eh, kasi yung epic nila men, yung legendary nila 0.01 nga, pero tingnan nyo kung ilan yung nag-aagawan. Tingnan nyo. Oh, ang dami. Hindi ka tulad sa mount. Kung namimili ka, mas madali dun makuha. Kasi mas onti yung pinamimilian na chance. Saan na yun? Enhancement scroll. Ito, yung sa pagpa-plus. Ano to? Ba't ganito? At wala yung anong tawag dito? Yung going sa hindi safe. Nasaan yun? Teka. Refinement stone. Ah, yung ano pala to. Okay, yung chest pala to. Okay. Tapos walang PT, no? 10 to 20k kill or 10 to 20k bukas. Pag may PT yan, ang baba ng value na yan. Oo. Actually, meron naman. Yung mga starter, yung sa step up, meron. Meron kang, ano doon, guaranteed na purple, diba? Purple ba yon? Yung sa step up nila. Dito. Ay, hindi dyan. Eto. Eto. May guaranteed mount. Ah, purple nga. Purple to, no? Purple and may weapon pa dyan. Ayan, eto. Guaranteed weapon stat. Tanong na lang dyan. Kung ano yan, no? Weapon style mo ba? Kung hindi, mapapachange ka pa na may bayad pa yan. Okay. Ka tayo update. ₱8,000 to ₱9,000 for guaranteed, so expensive. Yung kaso yung iba, tingnan mo yung iba, hindi nila ginawa yon. Tumalpak sila ng more than ₱50,000, wala silang nakuhang ano. Legendary. Pero ayun nga, mababa talaga yung chance. Nakita nyo naman. Ilang gold makukuha mo dyan sa Sylvain per hour? Hindi pa ulit ako nagtetest. Yun eh. Pero nung huli, maabot ako ng mga nasa 57. Ganyan. Mas mabilis ang Archer. Ang Archer kayang mag 62, 64. Kasi range nila eh. Eh pag ganito, naglalakad ka. Mga nasa 57, 56. Depende sa tao. Kapag may mga sausaw, ayun, bumababa. O kaya yun yung, ano, walang patayan.
ang patayan ng ano ng PC. Nakakailang ka per day. Kaso hindi mo naman pwedeng gawin yun eh kasi may mga ginagawang ibang activities. Siguro kung 10 hours. 500k, no? 100k per day. Tapos isabay mo na rin yung ano, sa akin isasabay ko na rin yung ano doon, yung side, mga side quest. Tulid ba mag-avail ng Blackwing? For me, oo. Kasi 20% XP na yon and accuracy. Hindi dahil ano ah, hindi dahil pwede niyo i-send sa akin yung seeds. Sa totoo lang, yung daily benefit niya, malaking bagay yan, 20% XP gain. Pag nauna ka sa pagpapalevel dito, mas marami kang creed points. And mas may access ka sa ibang content kumpara sa iba na lower level than you. Naglalaro pa ba si Chin? Oo, naglalaro pa yon. Iba lang yung gamit niyang account kasi nga naban yung unang account. Kasi nga, nagreklamo siya na double charge siya. Ngayon, since nireport niya na double charge siya, yung 49 pesos, ginawa nung customer service, pinors refund siya. Na-refund siya. Tapos, nung nag-refund siya, since nag-refund siya, di ba may mga policy dito na pag nag-refund ka, ibaban ka. Ayun. Naban yung unang yung account. Same server pa rin kayo. Oo. Bumili siya ngayon ng bagong account. Kaso iba ni IGN. Wala yata yung name change dito. Pero naglalaro pa rin siya. Kaso hindi ko yata siya ka-guild ngayon. Andun siya sa ibang branch ng Dynasty. Uy, may nabenta. What's that? Rabbit meat? Uy! 66? Okay, 1.4k. Grabe, nakakailan na ako today. Ang diamond na nakubra ko ngayon. Puro nakaka 200 na ako. 200 plus. Yan maganda spot pag farm niyan ng meat. Isa lang naman yan, walang iba. Dito yan sa... Teka lang, nandito ba ako? Sa... Wait lang, abandoned lot dito. Ayan o. Oh. Yan lang nagdadrop nan, men. Sa buong laro. Yan lang. Abandoned lot, dust tail rabbit. Nag-AFK ako dyan kanina. Nasa 5 hours. Tulog lang ako. Pagising ko, may nag-drop na dalawa ng ina. Tapos pagising ko, sobrang daming tao. Ang dami nag-aagawan kasi nga, mahal siya ngayon kasi may accuracy doon sa rabbit meat. Saka doon lang siya na farm. Kaya mahal yung value niya. Pero sobrang dami mong kaagaw. Lalo na pag ikaw ay melee class. Hirap talaga. Lamang dyan mga archer. Kaya nila mag-farm ng marami dyan. Sa range. Doon na lang ako magfa-farm sa isa eh. Ganun din naman eh. Dito sa ano yung nabenta ko kanina. Yung mantis. Ito. Praying mantis claw. 23. Ang isa. Na nakukuha. Null warrior. Sylvan Mire. At least walang masyadong ano. Walang masyadong nagfa-farm. Kasi mas malakas yan. Kumpara dun sa isa, talagang yun lang, dun lang nakakapag-farm and ang hina nung Dust Tail Rabbit. Ang daming archer dun. Tapos, may chance pa dito ng Blue Great Sword, no? Ito, etong napapag-farman nito. Dito, sa Sylvan Mire. May Great Sword dyan. And marami pa, no? Merong 1, 2, 3, 4, 5. 5 na blue items. Doon sa taas, dito, sa abandoned lot, tingnan nyo, isa lang. Ito, sinubukan ko lang din to kasi meron akong viewer na nagsabi, boss, doon ako nagpa-farm sa rabbit meat. Kasi mabenta. Kung napansin nyo,
yung isa, yung mantis, ganun din ang presyo. 23, 24 diamonds. Tapos wala pang masyadong kaagaw dyan at marami pang loots. Apat na blue items, lima actually kasama yung box. Pero ito RNG kasi to. RNG yung box. So pwedeng hindi yan blue, no? Hindi yan guaranteed na blue. Chance lang. Tapos dikit-dikit yung mga monsters doon. Doon kasi sa Dusttail Rabbit, ang daming nagpa-farm doon. E di takbo ka ng takbo. Kano furball ngayon? Oh? Oh, pwede rin pala to, men. Mahal din pala to. Furball. May furball ba dun sa kabila? May furball ba dito? Ah, wala. Leather. Pa, hina. Ang ano, ang mura ng leather. Anong drop dito? Eh, corny. Ito, magkano to? Well, kung magsasama yung furball, ito, magkano to? Ah, okay din pala dito. No? Mas maraming loots. Kaso, ang total ay mga ganun lang din. 23 diamonds. 23-24. Pero dito walang masyadong tao. Kasi ang unti nga, isa lang ang blue item dito. So dun pa rin ako, Sylvan Mire pa rin ako. Ito pa rin ang best farming spot para sa akin, no? Sa class ko. Kasi mayroong mga ganito. Imagine nyo, makuha nyo yan. Magkano to? 4K. Ito. 2K. Oh, okay na rin. 2K din yan. Uy, may nabenta na naman. 9.28. 9.33. Dalawa. Ano yun? Ay, gagi. Nasa Discord pa pala ako. May nagsalita. Gulat ako. Narinig nyo ba? Eka, ano nga yun? Ang ginagawa ako. 9.28, 9.33. Mga 19. Babaan natin. Ay? 9.5. Pwede. Pwede naman. Moonstone. 13. 14. Kaso meron 13.5. Huwag na muna. Complete. Next. Yeah, nagde-daily lang ako dito. Uy! Ano yan? What's this? PvE damage reduction negation. Ay, maganda yun. Parin sa mga boss na makukunat. Medyo nakakalito, no? PvE damage reduction negation. Ibig sabihin, yung mga monsters kasi meron yung PvE damage reduction. So, yung tira mo sa kanila, mas, ano, no, masihina. Pero, ninenegate mo yon. Para kang naka, ano, naka desolator, no? Minus armor yan. Parang ignore defense, no? Wala kasing ignore defense dito. Sa tingin ko, ito yon. Ignore defense, pero sa PvE lang. Ano yun nakuha kong recent? Yun? Anong PVE? PVE ang haba. PVE, ito ba yun? Hindi.
PvE damage reduction negation. Ito. Achievement. Ito. Anong achievement 'yon? Ah, 10 side quest. Okay. Eh, ganun pala. Check na request. Dungeon. 49. 41. May 41 men. Sparse. Parang uwi muna tayo men siguro. Kunin ko lang yun. Uwi lang ako. Ito guys, another tip no. Baka hindi nyo pa alam. Pwede kayong kumuha ng mga region request dito. Nako, nawala na agad. Gagi. Ang bilis. May kumuha agad. Tik na yan, no? Parang kaya ko naman yata tong Lonely Grave Raid eh. 10 lang, ano niya, 10 lang request niya. Ito naman, wala pa nitong ano. 25 diamonds, 51. Maraming abangers dito. Nung una, wala akong masyadong kaagaw dito. Kaso ayun na nga, kumalat na nga yung discarte na yun, no? Mahirap din eh. Weekend din eh. Maganda dyan mag-spam pag madaling araw ng ano. Weekdays. Wala masyadong kaagaw. Siguro skip ko na muna yan. Yung request station ngayon. At ano lang. Masyadong saturated ngayon. Ang daming nakaabang. Mga nakatitig lang. Magpo-farm na lang talaga ako ngayon. Monster killing lang. Buti malapit lang yon. Kunin ko na rin to. Teka lang. Balik. Ito, 31 minutes na lang. Ang sarap sa feeling na almost naubos ko yung oras ko ngayon sa Masarta. Nung last week kasi talaga, ang natira, nasa 4 hours. Hinayang na hinayang ako. Uy, Colia Foothills? Ah, madali lang. Ilan na? Grade 4 gold. Nice. XP gain 10%. PvE bonus damage 5. Sarap oh. Sarap na nito. The Bastion. May high level ba dito? Swak na swak dito talaga ako magpo-farm. Two hits na lang. Two hits na lang talaga. Anong level ba ng mga to? 30. Imagine niyo, archer ganito. 2 hits lang din. Tapos hindi na nila kailangan lumapit. Tapos ang tanga pa ng ano dito, ang tanga pa ng targeting dito.
May malapit na ilalayo pa. Ganyan ko nga. Oh, ano ba 'yan? Ay may kaharap ka na doon eh. Babaan natin yung mark target. Gawin ko lang 6 lang. Yan, ganyan lang. Ah, hindi ko pa pala natitrigger, gago. Kanina pa ako pumapalo, oh. Anong drop dito? Pearl ball. Ah, ito, mahal pa ba to? 3 na lang. Awit yan, pre. Nung una ang mahal na ni. Etong Goblin Leather Hood na to. Kompleto na, kompleto na ako. Tapos mamaya. Teka nga, check ko nga. Check ko yung Discord namin. Let's see. Oh, yeah. Yun. Yun pa pala, no? Sinasabay ko rin pala to. Nakalimutan ko. Nag-guild order din ako. And anong 15%? Gold gain. Sarap. Gold gain 2%. Ito guys. Kung part kayo ng active guild, may mga ganyan na buff. Kaya mas matataas yung gold gain nyo, yung farm nyo per hour. Ano natatanggap mo pag nag-send ng seed? Yung seeds kasi nako-convert sa Wemix. So, kumikita ako diyan, no, kung i-convert ko yung Wemix ko to USDT, ayan. Pero kayo, wala kayong ginagastos diyan sa seeds. Pag nagta-top up kayo, as long as naka-link na
yung account nyo dun sa dun sa website saka yung account nyo in game, tapos na verify nyo kung sino yung main account nyo. Pag nag-top up kayo dun sa account na yon, magkakaroon kayo ng seeds. Walang bayad yon. Para siyang freebie. And then yung seeds na yon, pwede nyo isend sa mga streamer. And then every time na nakakatanggap ang mga streamers ng seeds, diba? In some form, kumikita sila. Uy, salamat, salamat Sean. Salamat naman. Uy, hello, hello. Fuel. Fuel, no? Fuel ang basa dyan. Ayun na nga po. Salamat, salamat. Sa 125 seeds, Fuel. Fuel ba? Tama, Fuel, no? Niyan eh, parang Norwegian na name. Or no, Scandinavian name. Fjord. Tama. Fjord. Fjord. Yung sa Vikings. Sa Vikings ko yung unang narinig eh. Saka sa... ano to? Vinland Saga. Mahilig ka rin pala sa ano? Mahilig ka ba sa... ayan, sa ganyan, sa culture. Scandinavian culture. Norse myth. Ayan. Mahilig ako dyan eh. Ilan na lang, boy? Ano? Minsan may natitira eh. Ilan na contribution natin? $2,930. Harap! Accuracy 3. Ano to? Dual damage resistance, crit res 5, skill damage 3. Napakasarap ng mga buffs, oh. Ayun, grabing nasa dulo. Basic damage. Ranger natin dyan. Alam nyo kagabi, ito, sa Ragnarok Origin muna, no? Pag-usapan muna natin. Yung, ano, in-week ko ulit yung build nung Ranger ko kagabi. Ina, umaabot ng 130M na, ano, na Wind Fury siya. Abnormal yung, ano, eh. Pero hindi pa rin kasing lakas ng Doram. Grabe yung Doram, ang layo ng damage. Pero na-improve ko yung damage ko ngayon. Namin yata try ko sa Guild League. Yun. Uwe. Tapos ano pa yun, ah? Wala yung mechanic, wala yung ano, weapon perfection. 130M na ano, crit kay Taugung ka. Ilan kaya ako kay Garm yun, men? Tapos pag naka weapon perfection pa, tangina, pag maabot ng 150, no?
Kukuha mo na, Freya. Hindi pa. Hindi pa. Niyaya ako kagabi, kaso ayun. AFK ako nung nagyaya. Well, benta ko na nga to. Nasaan ba yung Thundrix dito? Benta ko na yung mga alluvial gold pouch ko. Ang okay, na 630k. Diyan na pera natin. 5M. 4M na lang, guys! 4M na lang. Okay, side quest pa tayo. Ito. Bastion Chapter 3. Ang dami, no? Di ata naubos to, pre. Isa kaya? Naka-check natin yung request station. Baka may ma-timing lang tayo. Para sabay-sabay na, boy. Wala. Sunburn ang hirap. Ayoy! Ah, fuck! Why? Ah, putang ina. Tang ina mo naman. Asan yun? Asan yun? Paano i-give up? Give up muna. Wala na. Nakuha na yun. Putang inang bobo. Bawal pala yun. Nakuha na yun. Visit. Sayang. Ayun. Meron pa. Huli ka. One at a time lang naman to. No, gusto ko abat. Ay, teleport talaga. Nahin ko na muna siguro to. Ang importante nakuha ko na eh. Benta na naman. Ka-ching! Puro benta lang ginagawa ko, guys. Kita nyo yan. Eto. Eto yung masarap i-farm, man. Kaso ang sakit dito. Gagawin ko ngayon. Yung defense, papataasin ko yung defense ko. Ito, defense, PvE defense, saka HP potion regeneration. Itong dalawa, ayan. Ito, PvE def, ayan, nakabookmark naman na. Dapat pala hindi ko muna binenta yun. May PvE defense pala dito. Ito, HP potion regen 1. Isa lang kailangan ko. Pati to, PvE defense. Magkano? Ang mahal naman nan. Magkano yon? Sa 80 yon. No more ROO stream. ROO stream yung latest stream ko. X. Check mo. Yung Doram. Pero grabe, men, tangina, tinry ko yung event ng Doram. Putang ina, wala bang tulugan talaga yun? Wala na akong ibang ginawa kundi maghanap ng mga sibuyas dun sa ano eh. Wala nang ibang ginawa kundi magkalkal ng sibuyas dun sa kunsaan saan. Pero ang daming diamonds, grabe.
Nag-stream ako nung ano, nag-ranger ako. At binuff yung ranger. Pero talo pa rin ng Doram, grabe. Layo ng damage ng Doram. Uy, salamat, salamat. Salamat sa seeds. Nagpadala, hindi ko nakita. Sorry, sorry. Ayun. I eat you. Yan na naman si Nathan. Salamat, salamat sa 50 seeds. Mind lang boss, padala na siya. Salamat, salamat. Pero kanina, no? Pero kanina, and mga off-stream din, may mga nagpapadala off-stream, yung mga nakakapanood ng mga tutorials, papadala sila off-stream. Okay, may kagild ako dito, si Cassette. Ninyo. Sarap ng buhay ng Archer, man. Pinili ka na idol no night. Wala pa. Muna ko yung mga passive na mas makakatulong. Itong mga to. Saka ito. Ano, ito. Tinry ko na yung mga. Ito matitry ko na. Pero ang bibiling ko ay bash. Ito. Actually, iniipon ko na. 4M na lang. Kaya na to. Siguro 2 days. Pagbibili ko na yung bash. Oo, hindi ako nag-Doram. Puro na Doram na. Men, tangin na naman. Wala nang diversity sa class kung puro Doram. Yun yung nakakaasar sa mga ano, MMO. Lalo na pag masyadong paling yung ano nila, yung mga meta nila. Wala ka ng ibang makikita sa PvP. Diba nung una, puro paladin. Nunod, naging puro biochem. Tapos naging puro warlock and RK. Ngayon, puro na Doram. Pero feeling ko, pinapaling nila ng ganun yung meta para mag-switch yung mga tao. Pag nag-switch ka kasi, syempre, meron dun kita. Iba, napapabili ng Jabrit. Ano, Jabrit, iba katulad nung akin, napabili ako. Ano pinakasulit na bilhin gamit dahil sa pag-F? Craft ka ng blue gears mo. Yan, eto. Weapon. Unahin mo weapon. So, meron dyang mga ingredients. Ayan. Mare, eto. Ayan. Meron dyang pwede kang gumamit ng diamonds para mapabilis yung process na yan. So may mga times na bumibili ako ng iron ore noon gamit diamonds. Ngayon kung kulang ka ng Morion, pwede mo rin bilhin yung Morion kung nagmamadali ka na. Tapos sunod noon yung iba naman, yung dito, yung blue den na secondary weapon. Tapos accessory sunod. Ito, not this, ito pala, ayan, ibublo mo rin lahat yan. Gamit ang diamonds. Huwag kayo masyado sa RNG. Huwag kayo masyado sa... ano yung tawag dyan? Yung sa sugal. Yung mga... Anong tawag dyan? Mga...
Tamon, yung mga times 11, huwag masyado doon kasi hindi sure yon. At least yung ano sa diamonds, yung ginagamit yung sa pagcraft, may napupuntahan, no? At the end of nung ano, nung pag-collect nyo ng mga ingredients, may makukuha kayong ang tawag dyan, makukuha kayong progress. Hindi katulad ng mga times 11 ng mga ano na yan, katulad nito, mga mounts, mga summons, hindi sure na may makukuha kayo dyan. Napakaliit yung chance, nakita nyo naman yung chance kanina, 0.01 0.0001, para makuha yung mga legendary. Saan mo nakuha yung jewel item, boss? Na-request ko yan. Pang level 40 yan, guys. Pag 40 nyo, pwede na kayong magsuot ng jewel. Eto. Eto. Dito ko yan kinuha. Request. Register request. So, kailangan meron kayo nung mga ano na yan. Ingredients. Yung mga items na required. So, 5 golden weighing scale at 2 morion. And 100k gold. Tapos diamonds, ang ano nila dito, 100k ang minimum nila dito. Ay 100k, 100 diamonds. Pag below 100 diamonds, walang kukuha ng request nyo, guys. So ito, nabibili to sa guild, ano, guild shop. Huwag nyong bilhin niya ng anong tawag dyan, ng diamonds kasi mapapamahal kayo. Nabibili yan sa guild shop. Gamit yung ano itong currency na to hindi ko makita saan ba yun saan makita ngayon eh ito na nabibili yan sa guild shop mamaya pag uwi ko sa town kung bibili sa Lulods advice ko yung sa website nila 14 summon may 13,700 diamonds pa dami pang freebie kaso ano yan? Kaso 7,300 pesos. At least may diamonds. 13k. Well, pwedeng ganon. Kung gusto nyo yung... Kaso F2P siya eh. Pag F2P talaga ako, ano lang. Or on crafting lang ng mga blue gears. Para, ano, progression yan eh. Yung unti-unting paglakas. Kung F2P kayo, I don't recommend yung mga ganyan. Bibili kayo nito. Unless alam nyo ginagawa nyo. Meron akong ka-guild, ang galing. Galing sa management ng diamonds. Naka-farm siya ng 12,000 diamonds na. F2P siya. Naka-farm siya ng 12,000 diamonds ever since ano, day 1. Kasi alam niya yung ano eh. Alam niya na yung gagawin niya before siya maglaro dito. Experience siya sa ano, sa ibang server. Tinagtad niya ng request. Alam niyo nung una, di ba walang masyado nung kumukuha ng request missions? Ginagawa niya na yun, everyday. Tapos, yung 12,000 diamonds na ano niya, na farm niya, binili niya nito. Binili niya lahat yan, mga pass. Baka napanood niyo na rin siya, guys. Nag-upload din siya ng video. Si Jakisha. Ayun. Pag-guild ko yun. Ilan na to? 17%? Layo pa, man. Level 12 yung next na gusto kong makuha. Level ano pa lang? To 8? O 8? Puta, 4 pa. Sa level 12 kasi merong ano ito, ganda nito men no. Melee accuracy and skill damage, skill accuracy 3. Boom, 2 hits lang. Gusto ko yung nagki-crit. Update na ba yung ranking?
252, bumababa ako. May mga nagpa-farm ng ano. Nagpa-farm siguro sa Battlefront ngayon. Sa Masarta. Kunin ko na request after nito. Win ko na. Kunin na muna natin. Ay, ganda dito. May mal na loot dito. Gawin ko na lang kaya. Huwag na akong sumausaw. Or depende. Malakas, kung mas malakas ako sa kanila, pwede ko silang sausawan. Para majority ng damage sa akin. Tingnan ko nga ang solo XP. Oh, sasosaw sila. Ayun, 698 plus 200 plus. 252. Parang malakas tong isa. Eh, malakas siya. Ah, hindi. Kaya. Mas malaki XP na nakukuha ko. Kasi ayan, kaya ako yung inaano, itingnan. Pag mas malaki yung XP na kuha mo, ibig sabihin mas marami kang damage na nagawa. Pag mas marami kang damage na nagawa, most likely sa'yo yung loots. So pag nag-drop yan ng loot, akin yan, mas malaki damage ko eh. Pero yung time na ginagamit ko or ini-spend ko per kill is mas maikli kasi nga may kasausawan ako, mas mahina sa akin. We're solid mag-farm ng gold currently. That's tayo, boss. Anywhere na ano na may blue item, mas maraming blue item mas maganda. Pero kung meron ako mare-recommend, teka, paano yan? Kung may mare-recommend ako, sila ano ba yon? Ay, no, not sila ano. Arbilus yata. Bastion. Sylvain Mar, guys, ang the best for me. Kasi meron ito, Praying Mantis, magkano yan? 24 isa.
And then meron ding night itong mga gold, blue items. Meron blue items din. Tapos meron pang rough leather. Kung same ka na ng stats ko, ganyang attack, ganyang accuracy, mabilis lang din sa'yo mamatay ang mga yan. Pero depende eh, ilan na ang dual ano mo, ilan ang dual damage mo. Kasi yun talaga yung malaking factor, dual damage, crit. Yan, yung dalawang yan. Ilan ganyan mo, ilan ang dual damage mo. Sa akin, 7-1-1, so 9. Tapos yung crit ko, dami, no? Ito niyan, 6, 8, plus 15, 23, plus 8, 31, 32, 622. 622. Ayun, mas malakas ka sa akin. Mas malakas ka sa akin in terms of dual damage. Pero yung crit mo, sa akin 32 ang total. Tama ba? 6, 8, 23, 31, 32. 28 lang kami. Okay na rin yun. Tingin ko. Pwede ka na doon. Oo, meron. Alluvial gold pouch. Nandun din yan sa guide ko. Ewan ko kung meron dito. Wala pala dito. Saan nga yun? Sa may... May mga gano'n, no? Nagdadrop ng alluvial gold pouch. Yung kanina, yung pina-farm ko sa side quest, nagdadrop yun sa monster. Ayan, no? Sandali lang yun, eh. Sabog lang. Kaya ko na nga mag-farm dito. Hindi, nababawasan pa rin yung potion ko. Kulang pa ako ng defense. Kailangan ko talaga magpataas ng defense. Para kaya ko mag-AFK farm dito. Like, maghapon magdamag. Dito lang ako. Dito kasi sa spot na to, meron ditong... Ayan, may alluvial gold pouch pala dito eh. Ayan o. Pero ito yung habol ko. Spider Venom. Galing yun dyan sa pinapatay natin. Sabi nyo kung magkano yan? 36 ang isa. May times na mas mataas dyan. Asan yan? 54 may butang ina. 54. Eh no? Imagine 54. Benta ko ng 54 yan. Tapos winarm ko yan mga 10 minutes lang siguro. Nagsaktong nagdrop ng magkasunod. Dalawa. Magkano more yun sa server mo, boss? Saan yun? Ayan. More yun is 144 sa amin. Mga ganyan, no? Nagsimula yan, 480 guys. Nakabenta ako nun. Ngayon, 144 na lang. It's natural kasi marami nang lumalakas eh. Madali na mag-farm ang Morion. Main quest 25.2. Hindi ko nirarush kasi para sa akin kapag mataas na stats mo, solid na stats mo, yung main quest sandali na lang yan sa'yo, pati yung mga boss. Kumpara sa pagpipilitin mo, kulang na kulang yung stats mo para dun sa mga boss. Magagastosan ka sa potion eh, saka sa oras may stress ka pa.
Diba? Kung sobra-sobra na yung stats mo, pwede mo ma-one try. Tapos na agad, one try lang. Pero pag hindi, pag kulang na kulang ang stats mo, abutin ka ng 2 hours doon sa main quest. Tapos ilan yung gagastusin mo doon gold? And baka gumamit ka pa ng mga buff items, no? Tapos kulang pa rin, diba? Sayang. Kaya no need to rush dyan. Kasi yung XP naman na nakukuha sa main quest, pwede mo namang i-farm sa ibang bagay. Diba? Kung mas marami kang, kung yung 2 hours na ginamit mo sa boss, pinang AFK mo sa ano, kung saan man, Masarta, BF, ganyan. Tapos nakakuha ka ng rare item. Diba? Mas malaki yung progress nun. Kumpara sa onting XP. Ba't ganun siya umatake, man? Itong isa. Ang weird ng animation niya. Kung pa ganun. Ay, ang bilis umatake nito. Siguro naka-purple mount to. Pasaw-saw. Oo. Pero iba pa rin pag nauuna ka, 'di ba? Kung ngayon mo na makukuha yung epic weapon style mo, yung purple, ganyan. Mas malakas ka mag-farm, men. Kaya nga, lugi talaga dun sa mga naka-purple mount and ano na ngayon, purple mount and weapon. Ano meaning nung dedication grade sa guild? Paano nakikita kung ano grade mo? Dito yan. Sa, punta ka sa members. Ayan o. So ayan, dedication points and grade. Parang pag mas mataas yung dedication mo, nasan yun? Mas solid yung mga nakukuha mo ditong ano, chest. Yung iba nagdo-donate ng diamonds, guys, every day. Tapos nakakuha sila ng Morion jet. Ngayon sa kill debat na lang ako tumatambay pagtapos ng dailies, mataas rin yung XP. Oo. Problem is, may PK. And medyo masakit yung mga mobs. Kailangan mong magdala ng sobrang daming potion. Unless mataas ang defense mo. Kaya ang ginagawa ko ngayon, naghahanap ako ng mga defense. Papataas ako ng defense. Ayan o. Naka-bookmark ngayon. PvE defense, actually, mas maganda unahin. PvE defense. Kasi, at least sa PvE, matigas ka na agad. Saka mo na lang isunod yung defense. Kasi yung mga general na stats, like defense, crit, yung walang PvE at walang, ano, walang PvP, mas mahal yun. Change class to archer. Anong class mo dati? Sayang naman yung ano mo. Sayang naman yung mga skills mo. Alain plateau, solid pang overnight. Alain, yung ba yung may mga ano, mga... Yan yung 39, no? 39 ba yan? Ah, o yan. Nakabookmark din sa akin. Ayan, no? May alluvial din dyan. Ito rin. Kano to? Oh, mahal din, no? Unknown fragment. Saka ito, puta, pag ito nakuha mo, pre, paldo. Diba? Sarap, men, no? 11k, puta. Napakasarap dyan. Actually, kaya ko na rin dyan, eh.
Fear ako, Pops, whenever nagkikill debate ako at gusto ko lang sumakta, nag-change ako into archer, pang long range lang na. Wala ba siyang ano? Wala siyang... Hindi ba nabubura yung skills mo? Diba, nag-transfer ako dito, ganyan. Hindi ba mabubura yung skills ng Vanguard ko? Mag-stay ba siya? Ah. Hmm. Archer kaya ako. Pang Morion lang. Ang ina. Pero sa akin yung proficiency. It remains, so hindi siya maganda. Ah. Okay. So, ang magandang lipatan ay strength din. Problem is yung weapon mo. Pero ayun nga eh. Iba kasi advantage nito eh pag range. Pero kung ano ba doon? Kill quest lang ba? Guild order lang ba? Parang kaya naman na kahit hindi eh. Kahit hindi ka mag archer. Kausawan lang na matindi doon. Pag umaga doon men, para doon ano. Parang LRT station doon pag umaga. Tipong 2 seconds lang ang isang monster kasi daming tao, grabe talaga. Tulakan. Gusto ko lang sumausaw sa kill debat top. Pag naka-spear kasi ako, nabablock ako. Well, okay lang naman kung ganun lang, no. Kahit spear, men, na-try mo na 200 sword. Ina. Lalo na to, men. Lalo nga to ng spear sa range, eh. Talagang wala, matitigil ka, na ganyan ka sa likod ng mga tao. Zigzag. Libre ba mag-change? Parang gagawin mo lang yung quest. Oh, harap-harapan talaga to eh. Spear ang pinakamalapit sa akin. Ayoko mag-archer man. Kaso nga yun, yung proficiency kasi man, malaking bagay yung proficiency eh. Epic na ba mount mo? Ah, hindi. Ano lang to? Blue. Ah, kung hirap pa sa 30, sa 19.3, gawin mo, mag-farm ka muna ng stat. Ang magandang stat dyan, accuracy, EVE defense, saka yung mga buff mo. Dapat kuha mo lahat yan. Pati yung passive mo. Ito. Itong robustness and restoration. Malaking bagay yan. Kasi kung okay yung stats mo before boss fight. Kung napanood mo yung laban ko kay Angel and Maserati. Tinatayuan ko lang sila. Hindi na kailangan ng mechanics. Ang gagawin mo lang, ilulur mo lang isa-isa, no? Yun lang. Patayin mo lang yung, kahit nga onting lure ng mobs, and then, pag lumapit siya, tapos siya lang yung nandun, pwede mo na siyang patayin, eh. Tatayuan mo na lang. Kung warrior ka, katulad nung sa akin, great sword. Malakas kasi ang regeneration ng job na to. Oo nga, no? Sabagay, LOP. Kaso, kaya ko ba i-2-hit soon ngayon?
Kaya ko ba i-2 hits yung ano LOP? Pero magpe-prepare muna siguro ako ng ano, ng spear. Baka ang spear na maganda eh. Spear. Bakit? Ah, kasi ano, hindi ko... Ah, ito, pwede pala. Ito, anong dagdag nyo? Accuracy 3. Weapon damage 24. Ito. Accuracy 3 pa rin. 1.1. Ah, hindi ko na kailangan ng accuracy. Patas na accuracy ko eh. So, gagawa din ako ng sub-weapon niya. Secondary weapon niya. Tinapon ko pa naman. Ang ena. Tinapon ko pa naman yung ganun ko. Hindi makikita. Yung shard, yung mga shard. I mean, dinismantle ko. F2P ka rin, boss? Hindi, hindi ako F2P. Low spender. Ito yung ano ko, mileage ko. Bumili ako ng Black Wings special supply. Saka mga onting budol. Ano yung nakabookmark mong spot? Ano yon? Yung Alain ba yon? Yung Alain? Marami ako nakabookmark eh. Ayan o. Saang area? Sa Bastium? Sa Avilus? Or sa Celano? Or ano na lang itsura ng map? Baka kung hindi mo alam ano, hindi mo alam yung pangalan ng lugar. F2P at Magic Class lang hirap sa kasi just Magic Class pala. Ito, Alain. Alain Pachu. Takay na. Alain Plateau. Ayan. Ito yan. Sa may... kaliwa ng Celano. Dito lang. Malapit lang. Oh. Ayan. Fly away ka lang dito, guys. Ayan. Ganda yung drop dito, men. Tingnan mo naman. Kaso yung skill, men. Yung skill ng spear. Teka nga, tingnan ko kung meron kaming shield skill na. Ah, okay. Meron din pala sila nito. So, meron na ako nitong... ano to? Ito. Gale. Meron na akong gale. Meron din akong pulverize. Ito yung gale nila? Namin ito lang. Pwede pala eh. What the fuck? Bakit ganun yung gale nila? 3. Ayan, may resolve. Meron akong resolve. Meron akong pulverize. May gale slash din ako. Kaya na yon, no? Ah, okay lang, okay lang. Walang problema. Mura lang naman yung guild tree, no? Magkano yung guild tree? May 100 gay. Okay niyan, Pops. Testing mo pag may spear ka, kayang-kaya mo na. Para di ka mahirap pang farm medyo. Kaya nga eh. I mean, sa LOP lang naman. Dun lang. Pero sa iba, magsasword pa rin ako. 750. Makati yun ah.
Makatikati yun ha. Pero investment yun. Saan yung merchant patulong? Maraming merchant sa kung saang-saang town. Ano yan? Yung bilihan ba ng pots? Anong tanong mo? Saan yung alin? Ayan. Dito sa town or sa village, merong mga, may sundries. Baka yan yung tinatanong mo. I-click mo lang yan. So, halimbawa, nasa town ka na. Meron dito magnifying glass. Click mo yon, tapos click mo yung sundries doon. Sayang yung ano ko, men. And uwi tayo. Demo ko, demo. Oh, andito ako ngayon sa village. Pag nasa village ka na, may mga merchant. Ito yung merchant siguro na tinutukoy mo. Bilihan ng pots. Sundries yan. Ayan. So, pag nasa town ka, click mo lang tong magnifying glass. And then, click mo yung sundries. Pupunta dun yung character mo. Okay, wait lang. Tapos, request station. Ay, ko pala yung kaparty ko. Andito ka pala. Oy! Ah! Easy! Gagi! May 34. Sige, teleport na ako. Kapangalan mo? Ikaw yan eh. Anong chapter ka ng main quest? 25.2. 25.2 guys, not rushing. Nagpa-farm lang talaga ako. 200 sword. Hindi, ano to? Twin swords. Anong pangalan mo, pre? Bakit yung coincidence yan? Sino ba yan si Parmiano? Ano ba yung character ba yan sa kung saang story? Parang si Vincenzo naiisip ko eh. Parmiano. Kiss. Ah, sarap. Ah, yun ba yung ano? Yun ba yung parang hinahati nila sa gitna? Tapos yung ginagano nila? Yung pinapakuluan. Ganun. Pwede mag-low-key. Actually, ako naka-low-key ako ngayon, men. No? Mukha akong ano, mukha akong yung weapon style ko, men. Hindi ko ginagamit yung ano, eto. Kasi, hindi ako nagagandahan. Tangina, ang pangit. So, ito muna ginamit ko. Malupit, pre. Pag nakuha mga ganyan, tangina. Pag katakot to. Pag may nakita kang nakaganyan, men, takbo. Takbo na agad. Actually, kahit nga ito lang eh. Pag may nakita kang nakaganyan, takbo na. Tignan mo naman, no? May naspada yan. Marami pumapalag sa'yo. Akala nila, ano, no? Uy! Akala nila mahina. Diamond farm. So, wait lang. Ay, natok ako. Kaya kong gawin yung ano, yung spear. Kaya ko nang gawin 'yan. Anong mas malakas, men? Weapon damage 24. Etong isa 17. Oh, so mas malakas 'to. At mas malakas 'to. Hindi ko naman kailangan ng accuracy na. Mataas na accuracy ko. So ito gagawin natin. Etong isa ano 'to? PB bonus damage ang pag plus 7. Mataas ba? Ah, hindi. Ito lang din. Ito.
Baka ito na lang gawin ko. Kasi yung sa secondary weapon, hindi ko ma-view yung sa spear. Ah, hindi. Ito pala. Shard. PvE crit. Curious. Ah, ito. Ito yung equivalent niya. Etong isa, Impiligen. Malakas to. Oo, yung highest damage na lang. Ayoko Corazon. Hindi ako Talpakers. Matagal na kayong nanonood sa akin kahit sa ROO days pa. Pure progress ako lagi. Hirap yan. Wala kang nakuha, sisi ka talaga. Oy, gold. Oy, 150k. Thank you. Oy, gold ulit. 30k lang. Okay lang. Naka 180k ako ngayon. Tapos mo na yung Dorang boss next. Hindi. Ang dami. Ginawa ko. Nagkalkal lang ako na nagkalkal. Sa ano, dun sa Doram Kingdom. Advisable bang ibenta yung rare accessory o gamitin na lang? Anong accessory yan? Adventurers, ano ba yan? Mga adventurers ring, earring, ganyan. Uy, salamat. Salamat. May nagpadala ng uwak. Ay, ng ano, si Luzon PHX. Salamat sa 69 patoka. Nice. Yung earring, ako gagamitin ko yan kung sa akin, ha. Gagamitin ko yan. Kasi ang laki ng bigay nan, eh. Saan yan? Earring Adventurers. Plus 5 accuracy yan. Well, depende actually. Kung hindi ka naman nagmamadali, hindi mo gustong like maghabol ng mga higher evasion ng mga monsters, pwede mong ibenta. Tapos yung pag ano mo, yung pagbebentahan mo na diamonds, pwede mong i-progress ulit panggawa mo ng ibang items, weapon or secondary weapon. Baka mas malaki yung makuha mong ano. Mas malaki yung makuha mong accuracy. Hindi lang 5. 5 accuracy lang kasi ibibigay niya, pag plus 3. Kung galing ka sa green. Ano ang pros pag nag-donate ng 300 diamonds sa guild? May chance ka makakuha ng Morion na box. 10, 20, ganon. 10 to 20 times, 20 pieces na Morion. Meron akong kagild nakakuha siya noon, 20 Morion. Kasi nagdo-donate siya ng diamonds. Saka isa pa, yung higher seal of advancement, yung sobrang mahal. Nasaan niya? Dito. Kita nyo to. Itong higher seal of advancement,
Magkano yan? Tingnan nyo kung magkano yan na 25k. Nabibili yan sa guild shop. Ngayon, ang pambili sa guild shop is guild contribution. Pag nagko-contribute ka ng diamonds, mas malaki yung nakukuha mong guild contribution. So, mas mabilis mong makukuha yung mga higher seal of advancement. Pero bound yun. No? Bound yun, guys. So, kung feeling mo, in maybe 2 weeks or 3 weeks, eh 45 ka na. Maganda, i-farm mo na agad yung higher seal of advancement. Para pagdating mo dun, ikakraft mo na lang yung pang 45. Na pang job change. Oo, mababa. Well, okay lang naman. I mean, kung blue, sa akin okay na yung blue eh. Ayan o, nakaka-farm na ako ng maayos. Up, uwi. Saan ito pupunta? Tapusin ko na nga muna to. Ano prioritization ng craft ng blue item, main weapon tapos secondary weapon, sunod accessory, ring. Bale, main weapon, secondary ring, earring. Yan. May rare item ka na, boss. You mean blue? Meron akong blue weapon. Ayan. Yan pa lang. Baka ito. And then, blue na mount. Ayan. Rare. Duply rare lang advisable ibenta, my opinion. Pagdating ng war content, mag-gear check karamihan ng players. Ang tanong niya kasi, kung okay lang ba ibenta yung blue, yung ano-ano, yung adventurer's earring. Ngayon, tinignan ko, 5 access, 5 accuracy lang yung makukuha mo doon. Yung 5 accuracy na yun, kung kayang-kaya mong, pwede mong gawin ay pagkabenta mo ng blue earring, yung pinagbentahan mo nung ipanggagawa mo ng weapon and ng secondary weapon, mas marami kang accuracy na makukuha. Dito pa lang sa weapon, 10 accuracy na agad ang i-jump mo dyan from green. Tapos hindi ko tanda dito kung ilan yung ilan dito sa secondary. Ito. Ten accuracy ulit. So, kung kaya mong gumawa nung dalawa using yung pinagbentahan mo nung ano, nung earring, magigain ka ng 20 accuracy kapalit yung 5 accuracy, no, dun sa earring. So, parang ka nag-gain ng 15 accuracy at the same price. Pero i-ano muna, compute mo muna. Tingnan mo kung kaya mong ma-achieve yun. Pero isusupplement mo dapat ng farm yun. Farm ka rin. Bibili ka everyday dun sa shop, sa battlefront, ng mga materials. Gagawin ko sa tradable na na-craft kong secondary gear, benta mo. Secondary weapon? Anong na-craft mo? Naka-discipline ka ba or ano? Paano mo na-craft na unbound? Charge sa spearman. Naka-discipline ka? Veteran na?
ano yan, duplicate ba yan? Kung wala ka pang blue item, kailangan mo kasi yan eh. Oh, great success. Oo nga, great success. Kung yan yung una mo, wag na. Kasi gagamitin mo rin yan eh. Lalo na kung secondary weapon, malaki ang accuracy dyan. 10. Kasi para kang ewan eh. Bebenta mo yan, tapos bibili ka ng ano, anong bibilin mo para makagawa ka ng weapon. Ganun din. Kung masyadong malaki, magkano ba? I-compute mo rin, magkano ang cost ng paggawa at cost ng benta? I mean, yung profit sa benta. Kung masyadong malaki ang pagitan, pwede mong ibenta, no? Tapos gawa ko ulit. Paikutin mo yung pera. Oh, yun din. Good point din yun, no? Habang tradable, kasi nga, great success yun. Hindi naman lagi nangyayari yun. Hindi na hilo yung pera. Pero ang risk pala dyan, no? Pag hindi tradable, GG ka. Walang mangyayari dun sa pera mo. Ay, dun sa, ano mo, sa, dun sa kinrap mo. Sugal din eh, no? Pag hindi na great success, iyak na lang. Peaceful yung Masarta. Magkano ang ano dyan? Magkano ang Morion dyan? Or magkano ang Papyrus? Yung mga nakukuha sa Masarta dyan. 40. Ayun. That's the result. Or I mean, that's the effect. Pag peaceful lang isang server, mababa ang presyo ng mga yan. Kasi madali mag-farm. Papyrus sa amin, 480. Ang Morion sa amin, 160. 100, nagawa 180 pa nga. Problema sa ganyan server, mabilis mag-dead game, kaya di ako gumagawa sa late na server. Kaso paano ka makakagawa sa mga naunang servers? Wala nang ano, di ba? Yung queue, putain. Sobrang dami ng queuing. At restricted na yung character creation. C104, grabe. Ayan, kila Dylan Pros yan. Tapos na, magkano value dyan? Magkano sa inyo ang Morion? Okay, tapos na tayo. Ay, tapusin ko na rin to. Paano lumakas? San ba yan? Sa Nightcrows ba yan? Kasi viewer din kita sa ROO eh. Kung sa Nightcrows, unahin yung accuracy. PvE accuracy, guys. Yun ang unahin yung stat. Sunod yung accuracy.
para hindi kayo nagmi-miss sa mga kalaban. $125 na lang, pero yung Papyrus nasa $500 pa din. Kasi yung Papyrus nakukuha sa Masarta. Eh ang hirap mag-farm sa Masarta kasi maraming lang re-raid diyan, 'di ba? Papyrus sa amin $480. Check nga natin kung $480 pa rin. $478. Bumaba lang, pero makawala din 'yan, magpo $499. $500 din pala sa amin. Sarap, sarap dito. Pero nakakapag-chill farm dito sa amin pag madaling araw. Bound lang, yun lang. Yun lang pag bound. Tipong na-excite ka pa, uy, may Papyrus. Biglang bound. 500 diamonds na sana. Okay, last one. Okay, complete. Iyon, principality ulit. Swerte ah. Ang swerte sa role. Oy, ano yan? What's this? A short sword. Uwe, uwe, uwe. Teka, malapit lang ba dito yan? Ah, malapit lang. Kunin ko na rin to. Bago umuwi. Ka-server kayo nila Chibibi Boss? Hindi ako sure. Hindi ko alam kung ano server niya. Ano ba server ni ano? Piling ko na kaya ito. Mahal kasi, men. 8 pieces para sa PvE bonus damage 1. Ihi lang ako guys.
Okay. May umulit. May nag-send ba ng seeds? Kung may nag-send, thank you. Hindi ko na ano kanina. Kinakain ko yung pusa. Kapusa ako, pag dinner time na talaga, nag-iingay na eh. Binabaliktad yung kainan nila. Nagdadabog. Ay, pakainin mo na kami eh. Reward nito 5.4M na. Hindi na lang. Kaso mababawasan pa pala yan kasi mag-de-spear ako. Okay, sa chat. Wala yung chat. Hindi ko alam eh. Andiyan pa ba si ano? Andiyan pa ba si Parmiano? Parmiano. Hindi ka pa Parmiano. Nape-preserve ba yung proficiency? Kapag lumilipat ng class. Feeling ko kasi pabalik-balik siya eh. Pag ginagawa niya pag nag BBF siya. Battlefront naka-bow siya. Tapos pag hindi, pag ano na, pag regular na, bumabalik siya sa spear. Oy! Ano to? Ah, oh, yun nga, yung ibig niya sabihin. Ang ibig niya, ang tanong niya, kapag ba nag-switch ka ng ibang class, magre-reset ba yung proficiency mo? Feeling ko hindi eh. Eh, ayun nga. Parang ang hirap naman nun. Grabe naman yun. Sobrang punishing naman nun. Lagi mag-back to zero. Grabe naman. Ito pala. This one. Okay. Wait muna. Wait. First time lipat lang magre-reset. Which is, oo, dapat naman. Alangan namang meron ka na agad proficiency if ikakalipat mo pa lang, hindi mo pa nagagamit yung weapon. Kasi kung hindi yan nagre-reset, like naka-carry over sa ibang proficiency, hindi mag-bow na lang tayo lahat. Pre, bow is the key. Tapos biglang si-switch to yung main mo.
Tapos madadala mo yung proficiency ng bow. Awit yan, Lods. Lonely Grave. Wala ba? Wala ba dyan? Request? Wala. Dungeon request. Grabe yung mga request dito. 3 na. Area 4. Meron na ba gumagawa nun? Mga wheels siguro, no? Grabe yung wheels, men. Ang laki ng advantage nila. Kayang-kaya nilang kunin lahat yan. Ayun, 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 ayun. Huli. Huli. Pwede bang lakarin ko na lang? Ay, hindi. Hindi pwede maglakad. Teleport talaga. Hindi, sobrang bilis na sa kanila yun eh. I mean, ano lang, no? Parang isasabay na lang nila sa ano nila, sa daily quest nila. May mga wheels din kasing ano, yung frugal, no? Na sinasabi. May mga ganun. Hindi lahat ng wheels eh walang paki sa pera. Meron mga wheels na marunong pa rin or ano, sobrang kuripot pa rin. Lalo na yung mga galing sa hirap na mga mayaman, yun. Kaya sila yumaman kasi sobrang yung mga unti-unting bagay na yan, nagmamatter sa kanila. Ay po, tana, kalimutan. Kaya, kalimutan ko ano, may village ba dito? Yung sila ano dito. Ang layo. Ano? Base return scroll na lang kaya ako. Kalimutan ko, ang bobo. Kalimutan ko bumili ng ano. Ito. Yung Draught of Something Onslaught. Pang attack speed. Bus na eh. Yan. Lakad na lang pabalik. Oo, may nagre-request ng 36. Kanina, nakakuha ako. Ito, 41. Pero kaya ko naman na to. Saka isa-isa pa, hindi lang diamonds, guys, ang... Hindi lang diamonds ang benefit ng pag-spam ng mga request, ano, missions. Ano pa? Kung makikita nyo yan, guys, dito... Pag nagre-request mission kayo, tumataas to. May mga reward na ganito. Celano Region Contribution Points. So, ito, meron siyang required na contribution points. Pag tumataas yung grade mo, mas gumaganda yung mga effects kapag nandun ka sa Celano or kung saan man. No? Yung Bastion ko, grade 4 gold na eh. Avilus, wala pa, no? Kasi high level yan. Bastion ko is grade 4. Celano is grade 2 bronze. Ang layo, oh, kasi laging ito yung ginagawa ko eh. So, pag nasa Bastion ako, kahit sa ang area doon, basta nasa Bastion, meron akong extra buffs. So, kahit whale ka, I'd say, gagawin mo pa rin yun, men. Kasi, ano yun, no? Buffs din yun. Tinatamad kasi ako mag-request mission nung una eh. Talagang puro AFK ako noon. Nasaan na tayo? Lapit na. Lagi nakapatay sila ng boss yata. Pero pumapatay na sila ngayon. Ay, nakapatay na. Nagigigis na. Pinatay na nila yung boss. Ako, 300. Yung pinakamataas ko. Yung sipag na sipag pa ako. Yung kasi medyo maraming ginagawa. Yung content nga. Guide videos. Oo.
AFK ginagawa ko. As in, nakatambay lang kung saan. Sino kaya dito, men? Eto na pala, doon na lang. Asa na yun? Sausaw na lang ako dito para mabilis. Tapos pag nasa bastion ka, pre, dito ka magpa-farm. Ah, dito. Dito ka magpa-farm mo sa Sylvain Mire. Ay! Napakasarap. Sobrang bilis ng mamatay ng mga yan sa'yo pag max yung ano mo, bastion mo. Ay, naglalag. Masaw-saw po. Umalis na yung isa. Punta kaya ako doon. Parang gusto kong pumunta doon, ah. Pakita ko sa inyo, guys. Ay, patay na ba? Need to put in timer na eh. Oo, BF boss yan. Ah, patay na, patay na. Okay. Ano na chapter mo sa quest? 25.2.
30 plus ba naman bumanat eh. Eh gul yung mga short range talaga dyan. Yung ano, great sword. Hindi makapalo pag ganyan. Yung pakpak, eto. Nightcross Black Wings. Ano reward doon? Eto yan. Teka. Nakukuha sa boss, eto yan. So, para dito. Monster. Ang gold, eto yan. O, yan yung mga reward. Pwede nyong makuha. Ang white reward dyan is itong mga to. Tapos marami. Hanggang dito. Maganda pa yung BF. Walang time limit, man. Purple weapon to pre, oh. Auto accept si Lodi. Hindi ko pa nagagawa yung 26.4. 25.2 pa lang ako. Hindi ko nirarush kasi hindi naman talaga kailangan magrush. Pag feeling mo na hindi mo pa kaya, edi wag muna. Ang standard ko dyan, dapat one try lang yung boss. Pag hindi ko nagawa in one try or two tries, balik na lang ulit. Kasi sayang yung oras. Kung ipipilit mo, 2 hours ka dyan. Eh kung i-farm mo na lang yun. Paano mag-follow attack sa party launch? Walang ganun. Walang ganun, no? Nagkakataon lang yan talaga na ano kami. Paras kami ng ina-atake. Pero pwede mong i-try yung ito. Itong manner mode. Ito. Click mo yan. Ayan o, tingnan mo. Ayan o, humiwalay ako. Kakataon lang talaga yan. Mas ewan ko dito sa larong to, kung sino yung ano, alam mo yung monster na walang tumitira, yun yung titirahin yun talaga. Lumalayo. Attack na ako 26.4. Indo at least 180 accuracy. Ayan, yun yung sagot dun sa tanong nung isa. Boss, your side sa soldier class kung i-full endurance ko ba or 2-1 ko sa endurance at strength? Mahirap mag-farm kung magpo-full endurance ka. I'd say, sa akin lang, kung ako tatanungin nyo, si soldier, meron na siyang mga defensive skills. Passive, block, ganyan. Mga skills niya na active. May mga defensive skills na yan. Ngayon, kung magpa-farm ka men, paano ka papatay ng monster kung wala kang damage? Aasa ka sa party eh, hindi naman sa lahat ng oras may party ka. Para sa akin, magpo-full strength muna ako early game. Sa ngayon, habang nagbi-build pa ako ng mga equipment ko. Saka ako mag-switch to endurance kapag meron na akong gears, no? Or yung halo. Kasi pwede ka naman mag-switch eh. Pero once lang yung nabibili. Oy, salamat sa 10 seeds. 20. Salamat, 20. So, eto yung pang-reset ng creed, no? Pero once lang yan. Yung sa gold, guys. Once lang yan.
Pero pwede nyo yung i-craft. Baka hindi nyo alam, pwede nyo i-craft yan dito sa specialized crafting. Sa potion. Ayan o. Yan yun, di ba? Holy Water of Oblivion. Hmm? Pero ang mahal. Pero still, may way pa rin. So para sa akin, kung sa soldier, hindi mo na kailangan mag-overcompensate ng defense kasi may defensive skills ka na. Unless mag-PVP ka. Kung meron kang perma party at meron kang dedicated na team para mag-farm, iisa kayo ng schedule, lagi ka nilang sinasama kung saan, sa questing, sa ganyan. Pero mahirap yung ganun eh. Mahirap makakakita ng ganun na perma party talaga, na sabay talaga kayo. Pero kung wala, ako, magpo-full strength ako kasi mas madali mag-farm pag full strength. Ayun, salamat ulit. Salamat ulit sa 14 seeds. Galing kay Bainte. Ako, itong character ko, kahit may defensive ano to, ito kasing itong warrior class is somewhat defensive din naman. Kasi meron kami mga regeneration, evasion, immortality. Diba? So kung meron akong ganun mga skills, bakit pa ako mag-endurance? Mag-strength na lang ako para mas mabilis akong pumatay. And mas madami akong malulut. Per minute, per hour. Lakas nito, lakas ng kakampi ko. Grabe attack speed nyo. Lumupag. Welcome. Welcome to Mobile Legends. Teka dito, tali ka. Yan. Mas mabilis tayo. Ito ba? Ikaw, tropa. Party ka na. Yan. Ang isa pa. Yung party na. Diba? Bilis lang. Ayan. Yan ang problema ng ano, problema ng great sword. Pag siksikan na pre, hindi mo abot. Sir, paano mag-divide ng potion? Ah, hindi ko rin alam yan. Nung una tinatry ko, shift. Ayaw eh. Shift right click. Ayaw din eh. Control. Usually sa ibang game, ganun eh, shift. Dito, ayaw. Hindi ko rin alam. Patensya na. Napupuno na kasi storage ko. Sa potion? Ang inasang galing niya. Grabe no, ano ka? Cleric ka ba? Sangina, cleric ka no? Samantalang kami, talagang mumug ng potion. Na-complete na. Complete! Yun o, yun yung habol natin eh. And uwi. Anong channel to? Channel 1? Leave muna ako. Ako muna kayo. Balik ako dito. Request station. Please, 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 please. Ina 56. Good luck sa sila ano, 56 yung lowest.
Kaya ko na kaya to. Try ko kaya to. Sunburn laging area. Ito yung mga ano. Masakit tong mga to eh. Kung wala kang kasabay. Ng mga quest ko. Picolia lang. Si Rook 103. Make believe. Diamond check. 1.5. Almost 1.5. Ipon-ipon lang tayo. Awo, server tayo. Anong guild mo? Olya ba to? Punat itong mga to. Ito nga ako. Oh, naging abandoned lot. Dungeon ka na, boss. Yeah, maubos na. 31 minutes na lang. Itong tatlo na lang. Namaya tatry ko mag-spear para sa LOP. Ay. Tapusin ko lang 'to. Grabe man, sobrang daming side quest din pala. Wala kasing ano dito eh, no? Wala ditong parang graph. Hindi katulad sa ROO na pag may item, makikita mo kung tumataas ba yung presyo niya or hindi. Dito, wala eh. Isa-isayin mo talaga eh.
Bannable ba auto-clicker dito? Ano bang ano ng auto-clicker? Ano bang advantage nun? Taan. Auto na yung laro eh. Ay, hindi mo na kailangan gawin yun, men. Kung ano, kung gusto nyong i-auto-use, pwedeng ganito, ayan o, oh, auto-use lang, i-on nyo lang yan. Choppy ba? Choppy ba audio? Itang gawa yata ng electric fan. Dali lang. May auto use dito, you know, under auto. Para hindi ka na ano. Ay. Okay. pag nag-PVP ka. Ina-manual ko lang 'yan sa akin eh. Kasi minsan lang naman 'yan magamit pag PVP or pag boss fight. Ayan, regarding that, mga ganyan. You got your own list na lang guys, yung ganon. Kasi, ang rule nila, bawal daw na ano, same account, tapos multiple IP address. Bawal daw. So, pag ganon, paano yung mga naglalaro sa mobile at naglalaro sa work or kung saan man lumalabas ng bahay, diba pag lumabas ka ng bahay magbabago IP mo, lumababan ka ba pag ganon? Tapos bawal din daw yung ano yan, isang IP maraming account. So paano yung mga naglalaro sa shop? Ban din yun or yung sa mga nasa bahay. Ang sa tingin kong ano, ang sa tingin kong talagang bawal is yung same IP, same device, tapos may dalawang account na sabay na naka-on. Yun nga, kaya ako may disclaimer dyan. Kaya ako may disclaimer dyan guys, dun sa UG phone. Kung pinanood niyo yung ano ko, yung video ko dun. May disclaimer ako, sabi ko, bannable offense ang multi-clienting. Hindi ko ini-encourage. Ang ano ko lang doon, ang gusto ko lang doon is pag nag-grind ka kasi dito sa ano, sa Nightcross, nakabukas yung PC mo 24/7. No? Eh dadating na yung summer. Well, summer na, no? Summer na. Dine-clear na ng Pag-asa, summer na. So, mahal na naman ang kuryente na. Kung Tagaluzon kayo. Or kung under kayo dun sa certain company na yan. Kasi may mga kagild ako. Ginagamit din nila yon for that purpose, no? Ayaw nilang mamalmahan sa electric bill. Pero again, yung restrictions nila vague.
So parang ang gusto nila, sa bahay ka lang maglalaro or hindi ka gagamit ng ibang device. So what's the use of promoting the game as cross-platform, mobile and PC? Kung bawal naman pala magpalit-palit ng IP. Eh magbabago IP mo pag nag-PC ka eh at nag-mobile ka. Magbabago 'yan. So mababan ka ba doon? 'Di ba? Pero I understand kung bakit naman nila 'yon. Bakit nila 'yon ini-enforce? Kasi ang daming ano, alam niyo na. At ano, sobrang lala na talaga kasi ang daming yung mga random names lang talaga. Tapos may mga nalaman pa ako diyan, mga insiders. Ano pinagkaiba ng discipline sa prosperity pagdating sa tax? Prosperity is on potions, accessories, mga enhancement sa scrolls. Ganyan. Ang discipline is more on weapons. Depende sa class mo, no? Ang discipline nandito, yung mga 200 sword, spear, parang mga melee, hindi ko sure kung ilan, ano yung mga nasa loob eh. Pero parang mga melee. Mga melee equipment or weapon ang nasa loob ng discipline. Ang prosperity, ito yung mga pwede mong gawin. Accessory, enhancement gear, potion, crafting material, artifact, consumable, ganyan. So ako ngayon, nasa prosperity ako. Kasi, pag nagpapa-level, napakalaking tulong ng mga potions diyan pag nagagawa mo sila. Bawa, may event ngayon sa Sangkona, no? Kagabi, nag-Sangkona ako, Sangkona Dungeon, meron ditong event times 2 XP. So, bago ako pumasok diyan, craft ako nito. Craft ako nung sana 'yon, men. Ito ba 'yon? Ayan, ito. Nitraft ako nun kasi may nakuha akong mga bound nito. So, kinraft ko, nakadalawa yata ako kahapon. Dalawa. So, ano, isang oras, no? Na meron akong PvE bonus damage 50. So, mas marami akong napatay, mas marami akong nakuhang XP dun sa isang oras na yun. Yung mga ano nga ngayon, mga bots ngayon, men. Pag tinira mo, nagti-teleport na agad. Grabe. Mas maganda ba yung kaysa sa Draught of Fury? Fury is crit, di ba? Well, kung kaya mo naman gawin parehas. Fury. Crit damage 5, full damage. Ito kasi chance yung mga yan eh. Ito chance yan, yung mga yan. Ito, hindi to chance. Talagang merong kananan. Wala yung chance, yun na yun. Ito, itong crit plus 5, crit damage and dual damage. Puro chance yan. Yung crit, hindi naman laging nangyayari yan. Pati yung dual damage, hindi lagi nangyayari. Pero may i-increase yung chance, no? Pwede mong subukan. Test mo parehas. Pero ako, yun nga, ayoko ng RNG eh. Ayoko ng chance. Gusto ko yung mga sure lagi. Sa Mirror, alala ko, may bot na ng PP. Ang inang lupit. Ang PPK na. Sobrang lakas niya.
Okay, report. Ayun, may crowd ba? Ay wala, walang crowd. Pa ako nakapag-Freya. Dapat kagabi. Kaso, nung niyaya ako, tulog ako. Siguro mamaya, off-stream. Nahihirapan ako isabay si RO ngayon. Ang daming ginagawa. Sobra. Parang bumalik yung time nung December na ang daming ginagawa. Okay, so ngayon, mag-spear muna ako. Wala nga. Para sa LOP. Advancement. Advanced spear class. Ano to? Patay ka lang. Kakrack ko yung weapon. No. This one. 28. Ano? Ah, kayang-kaya. Heart 6. Herbal 6. Kaya na kaya ng yan lang? Sige nga, ito muna. Kaya na nang yan. Change. Mabay. EDP. Tingnan, nahupad yung web. Dalawa. Or pwede siguro i-craft ko na. Hihinay ako sa... Moonstone? Mahal din pala. Wag na. Gold na lang. Gold na lang. Ako pala nabibili to, no? Kamon muna tayo. Yan. Ah, oh, mukhang swerte ah. Green agad ah. Up. Up. Uy, green. Green. Blue mo naman. Puta ka. Umal. Oy. Oy.
Summon, may summon. Times 11 ba yun? At times 1 lang. Okay, isa-isa. Utang eh, nang malas talaga. To try. Whoop! Ay, isang bagsakan na lahat yon. Ano ba yan? Isang bagsakan na. A green ka naman. Kill. Kill slash. Magkano to? Kill slash 3. Bakit dun lang? Wala dito? Ano naman pala dito? Earth Shatter. Kill slash 3 is 300k lang pala. Earth Shatter, ano ba yan? Damage on target. Decrease the target stat. Ah, hindi naman ako nagtatanong noon, pero sige. Isang viewer yung nagtatanong noon, yung divide. Oh. So, paano to? Ah, ganan. Ganan lang. So, dun yung division mo. Eh, ang tanong ko, iba kasi yung tinutukoy ng isa kanina. Pag mismong sa ano, mismong dito, kung paano i-divide sa inventory. Bubukod ba yan? 150. Hindi eh. Masanib pa rin eh. Ibang laro kasi. Ano yan? Pwede mong i-divide. E ganun kasi sa ibang laro. Pwede mo siyang i-divide. Kahit same item sila. Ayun, ayun pala. May shard ako dito. Ako yun. Ito. Pwede na muna to. Gamitin ko na muna. Kasi nag-switch ako ng class. Saka hindi ko gamit yung blue weapon ko. Nag-fear ako ngayon. Pang-farm lang sa LOP. Kaya na kaya kahit walang ano? Kahit hindi ko nalagyan to. Try ko nga. Weapon provision. Hindi na, hindi ko na siguro kailangan. Try natin. Ayaw na siguro. Okay, let's try. Ah, may konti. Konti lang.
hindi ko nga binili. Try ko lang kung kaya na to na. Even with green weapon sa level 1. Pag nag-archer kasi ako, yung creed ko kasi yun sumasama yung creed. Yung creed ko nasa strength. Ang archer kasi kailangan niya dex. Kaya dito ko lumipo. At least ito may range. Ayo, 2 hits. Oh. 3. Agi. Kagi. Ang ina, pwede na. Pangit pa ng item ko na na. Yun lang yan. Wala pa nga. Wala pa to. Yun o. Click ng crit. Tama yung skill sa chain. Yun din. Yun din ang reason kung bakit ako sa spear class nag-switch for farming sa LOP. Kasi may common, may shared skills ang spearman saka ang vanguard. Kasi parehas tayong warrior. So meron tayo na lahat to nakuha natin. Ayun. So, ano lang. Well, actually, wala pa akong ginagastos sa skill. Pwede na pala kahit wala, no? Ang layo ng range men, tangin nang yan. Oh. Sarap gagawin, mas maganda to kung farming lang sa LOP. Doon tayo sa ano, hindi na nga ako dito eh. Dito ko lang yung gagamitin na LOP lang. Pag hindi na LOP, balik ako sa Greatsword. Nadala? Hindi. Hindi nadala yung provision. Pero pagbalik mo ng greatsword, sa tingin mo, pabalik naman yung greatsword proficiency mo kung ano yung iniwan mo. Ay, teka lang ha, teka. Ako nga. Melee accuracy, melee damage. Okay. Ayun, wala akong blue. Ako nandun si...
Ang lamang lang ng greatsword dito. Yung greatsword kasi may skill siya na pag nakakapatay ka, may chance na bibilis yung takbo mo. Yun lang naman. Pero eto kasi, ang cross naman nito, ang layo ng range kumpara sa greatsword. Greatsword, didikit ka talaga eh, nandito ka eh. Ibayad ba pag mag-change class? Hold ba na ano dito? Like ito. Ang wala naman no. Wala naman nakalagay. Eagle talaga sa archer. Yung archer, yun nga lang, wala talaga siyang ibang paglilipatan. Siya pwedeng lumipat ng magic kasi yung creed niya, dex. Tapos wala ding ibang, wala pang ibang class na dex ang creed. Parang siya lang ang physical na long range eh. Yung ibang long range, magic na. Cleric. And yung, oh nga, yung cleric. Sige nga, testing natin. Pwede ba mag-change sa loob? Pwede mag-change. Change tayo to greatsword. Change. Walang, walang, wala naman na nabawas. 5120. Sige nga. Meron ba? Tapos meron pala, no? 5120 yun, no? 5120. Ay, cooldown. Ito, pag great sword men, ang inang layo ay ang lapit mo. Talo sa farma ng Morion to eh. Pero ang advantage nito, malakas ang damage, makunat. Gigiging immortal pa. Pero mahina sa farming kumpara sa spear. O kung nadala ba ang proficiency? O yan, no? O bumalik yung proficiency ko to level 7 ulit. Ang problema na lang dito, kung may bawas ba sa gold every switch. Yung gusto ko malaman, 5120 to ngayon. Pero parang wala no, kasi kanina 5.3M yung pera ko. Tapos nagcraft kasi ako worth 200. Nag-ano pa ako no, nag-enhance pa ako. Feeling ko walang bawas sa gold. Ganun din oh, minsan nagiging 3 hits ko yung kalaban. Ganyan, pag kinukulang ng so same lang din sa spear, 2 hits din, 2 to 3 hits. Tapos malayo pa. So sa parang sa RO, parang loadout siya no. I-loadout ka. Yung warrior swordsman. Yung swordsman, eto, pwede tong lumipat to spear din. Kasi, lalo na kung kayo ay, eto, soldier. Ang hirap pang farm ng soldier, dikitan din. Pwede rin kayo lumipat sa spear. Sa spearman, para pang farm. At least, parehas strength type.
achievement. Five minutes na ba? Pwede na ba? Ay. Combat. 5-120, no? Naman. Paano mo pinapalevel up acting? Ito. Nung una, ito ko nag... Ito yung in-arm ko. Para sa exp. Nung nag-veteran na ako, pwede na akong gumawa nito. Yan, yan yung pina... Yan yung ginagamit ko pampalevel. So, oh, gusto ko mag-enhance ng weapon. Gagawa ko na. May XP na yan. Hanggang sa maging professional. Professional ba yung sunod? Oo, professional. May minutes na ba? Pwede na ba? Tagal naman. Farm ng maayos dito. Hirap mag-farm bilang ano, great sir. Tapit eh, oh. Hello, Ashong. Nakarami ka ba ng report ng bots? De, yung 5 minutes yung inaano ko. 5 minutes. May cooldown na 5 minutes. Ayan, okay na. Game na tayo. Go! Ito na muna gagamitin ko pang farm. De, pwede rin ma-2 hits eh. Nagki-crit. Ay, hindi to double dagger. Ito, spearman. Spear to, hindi dagger. Yung dagger, malapitan yun. Nakamataas na rin kasi stats ko. Tapos dito ko lang ito gagamitin. Baka parang mas mabilis siya tumira, no? Sa Great Sword. Bago din weapon. Oo. Kailangan mo yung weapon ng class na yun, siyempre. Pero ano lang itong ginawa ko, yung tawag dyan, yung basic ano lang, pinakamalakas na green weapon lang. At kasabay kami ng tinitira yan. Yes, carry over kasi. Bakit ng carry over? Kasi yung Vanguard and Spearman, meron silang common skills. So na-carry over yung mga yan. Yung mga to. Kasi skills yun ng warrior.
Kaya maganda mag-switch sa ano, dun sa parang ka-branch mo lang. Hindi ako bumili ng skill, guys. Wala akong ginasto sa skill. And tinest ko lang na kung kaya naman na, kahit walang skill, kahit yung base skills lang, yan. Pwede, no? Ang ginastos ko lang, weapon lang. Gumawa lang ako ng weapon. Bilis, oh. Eh, nanlayo sa Great Sword. Partida, mahina pa tong ano ko dito, stats ko dito. Proficiency ko dito, mahina. Level 1 lang. Kesa mag-archer pa ako. Puta, pag-archer, yun ang ano. Ito rin pala, guys. Kung gusto nyo subukan tong ginagawa ko, magsiswitch lang kayo sa mga kahawig nyo ng creed. So, yung creed ko is strength. Strength yan. Ano ba yung strength? Melee accuracy, melee damage, melee crit. Damage reduction, negation. So, puro melee. Sino bang mga melee class? Yung dagger na assassin. Tapos, itong spearman. Twin sword. Soldier. Sino pa? Parang wala na, no? Saka yung great sword, no? Ngayon, kung magsiswitch kayo ng archer, tapos yung isa nyo, yung main class nyo is, ano, katulad nung sa akin, great sword, pangit mag-archer. Kasi, yung creed, hindi yan nare-reset. Hindi yan, ano, parang hindi yan nag-a-adapt dun sa nililipatan mong class. So, sayang kung archer ka, tapos strength type ka. Diba? So, eto, yung cleric, pwede siyang, di ba, professor at scholar. Yung scholar yung support. Pwede siya mag-professor kung gusto niya mag-farm ng Morion. Kasi pares naman int yun. Or ano ba, spirit ba? Hindi ako masyadong familiar sa support cleric eh. Hindi ko alam kung nag-spirit sila or nag-intelligent sila. Nakakainis dito, may nagbabanggaan kayo nung kasausawan mo. Gago eh. Kung sino may mas mabilis na movement speed, lamang. Kasi pag na-box out mo, naunahan mo yung kasausawan mo dito. Maharangan mo siya eh. Kaya ako pure in sa early to mid. Ayan, pwede ka mag-ano. Pwede ka mag tawag dyan. From scholar, pwede ka maging professor. Para makapag-farm ka ng maayo. Ito yung offensive. Ito yung support. Ay. Ang oras na ako nag-i-stream. Hours na pala, men. Parang andaya na, no? Hindi, mag-archer na lang tayo lahat. Archer tayo for weapon proficiency. Tapos biglang pasok sa main. Tapos malakas ba mage? I'm not sure, pero yung mga nakakalaban ko masakit. Pero based kasi dun sa tier list ni Fatty, ang meta ay spearman, great sword, cleric, saka cleric na support ta.
Scholar. Yung cleric na offensive. Yung mage ay nasa tier C. At tier B pala. B tier yon. So parang S, A, B, C. Ang S tier ay Scholar, yung support na cleric. At itong ayun nga, eh, di ba? Paano mo iipunin yung deme? Kaya nagganto muna ako eh. Pinag-switch ako dito. For more yun. Dito may gold din naman dito guys. Ayan, may gold dyan. 500 gold pag nagda-drop. Ayun o, 513. So, pag mas marami ka napapatay, marami kang 1 gold. Ko lang paunti-unti. Years. Ito. Accuracy lang pala to. Wala kailangan. Ito naman kailangan i-enhance to. Okay na yan. Eh, ano ako na lang. Sa proficiency ko na lang dadaanin. Sa 3, no? 3 meron. 3 and sa 5. Pero tagal pa na. Ito ko lang gagamitin yun. LOP lang. Nightcrows. Pangalan mo. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan mo. Ako. O siya guys, siguro end stream muna ako kasi magpa-farm lang naman to. Update ko na lang kayo. GG's. Ay, salamat, Burbs. Ayan, may teka lang, may tanong pa. O, last question. Yung sa craft ba... Pag veteran na, hindi bound or chance lang. Chance lang. Chance lang yon, chance. Ah, sa chat na lang, ano? Ikaw ba yung nag-PM sa akin? Burbs, ikaw ba yung nag-PM sa ano ko? Sa Facebook ko? Ayan, doon na lang. GG's guys. Kain muna ako. Salamat sa lahat ng nag-send ng seeds at mga bagong subscribers diyan. Maraming salamat po. Try natin mag-stream ulit bukas, no? Kahit sandali lang. Although Sunday is family day talaga. Good night guys, good night. Thank you for watching.